sentro ng marine biodiversity ng buong mundo, siksik sa iba't ibang yamang dagat. Ito ang Verde Island Passage. Samahan niyo kaming tuklasin ang mga istoryang bumabalot sa karagatang ito bilang mga dayo. Mapagpalang araw sa ating lahat, nakikinig kayo sa DZBP, ang radyo ng biyaherong Pilipino, DJ Sunshine po. At isa naman pong makabuluhang usapin ang inyong mapapakinggan ngayong araw. Ako po, si DJ Sandy. Ayan, so sa ating last episode, yes, napag-usapan natin kung ano nga ba itong VIP or ang Verde Island Passage. Ito nga pong VIP ay body of water na nagdudugtong sa tatlo or apat na probinsya. Ito po ang Batangas, Marinduque, Romblon at Mindoro. So ito po yung body of water na mayaman, no? At itinuturing na center of marine shorefish biodiversity dahil nga po ang daming uri ng marine species dito, lalo na po yung mga isda. Meron din pong whale sharks at corals, diba? Yes. Ang mga bahura dito, iba-iba din ang kulay at marami siyang mga species. At nasabi nga natin na, nabanggit natin na so sobrang dami ng species na matatagpuan dito, nagsisilbi itong panghanap buhay din ng mga kababayan natin dyan sa Batangas. Dito, dito sila kumukuha ng pangkabuhayan tulad ng pangisda, at bukod dun, dinadayo din ito ng maraming turista. At itong nakaraang Holy Week, ayon kay Kuya Tony, presidente ng mga mangingisda dyan sa Anilaw, ayon sa kanya, libo-libong turista yung dumadayo dito, lalo na kapag talagang sobrang mahaba yung bakasyon. Pero syempre, dahil nga sa dami rin ng turista, hindi natin maiiwasan yung mga kalat, plastic na naiiwan nila sa paligid. Yun nga, sa dami ng mga kalat na naiiwan dahil sa dami din ng dayo o turista. At kailangan na harapin natin ang mga suliraning ito. So ngayon, titignan po natin, makasama natin si Ginoong Luis Awitan. Siya po ang head ng City Environment and Natural Resources Office ng Batangas upang mas palawigin natin ang ating kaalaman tungkol sa mga suliraning kinakaharap ng Verde Island Passage. Sir, magandang araw po sa inyo. Paano po napapanatiling malinis ang VIP despite po sa mga resorts na nakapalibot dito? Waste management. Kasi kalimitan na nagiging issue ngayon dyan ay yung mga basura na nakikita sa tabing dagat. Kaya ina-remind namin, minomonitor namin yung mga activities ng mga local governments natin, municipalities, and even barangays, kung yung mga activities nila related dun sa solid waste management. Sir, may ordinansa po ba tayo na nagsasabing kailangan environment-friendly materials ang gagamitin para sa pagtatayo at pagpapanatili ng iba't ibang resorts or business establishments na nakapalibot sa ating Verde Island Passage? May mga ganong ordinansa ang mga municipalities and cities natin. Meron din actually sabihin natin na ordinance ang province. Kaya lang ang implementation naman nun ay sa mga cities, coastal city and municipalities. Particularly sila dito yung sa paggamit ng pag-regulate ng plastics. Linawin lang po natin, sir. So ito pong mga resort ay kasama din po doon sa total ban ng plastic? Kasama sila. Kasama sila doon. Bukod, ang alam ko, may mga municipalities pa na may bukod na ordinansa patungkol sa resort. Kasama dyan yung sa hygiene, sa sanitation, saka safety ng mga tao dito, mga client nila o tourists. Sir, paano nyo naman po sinisigurado ng inyong tanggapan na sumusunod sila sa mga patakarang ito? Minomonitor namin ang water quality nito. And it appears na mataas ang fecal coliform ng mga river bodies na to. So, in-expect namin na talagang mataas din yung fecal coliform ng mga coastal waters natin dito sa province sa Batangas. May iba naman po tayo, no, sir. May mga bagong studies po ba o research patungkol dito po sa VIP? Tuloy-tuloy actually ang studies. Actually, ang study ngayon ay napunta na upstream. I mean, sa mga river system. Kagaya nitong pinag-uusapan ngayon dito, Kalumpang River. This is a major body na, major river na nagde-drain sa
sa Batangas Bay, which is part ng Verde Island Passage. At sir, may ipapakita po kaming litrato sa inyo. Ito po ay ang nag-viral photo. Tinatawag po siyang plastic monster. Sir, ano pong masasabi niyo po dito sa larawan na ito? Ay, nakita ko na yan, actually. Marami pang malala diyan kung tutuusin mo. Dahil nga, sabi ko nga sa'yo, lalo na pagdating ng tawag dito ng tagulan, maraming basura ang naaanod papunta sa mga dito sa ating coastal waters. Madaming ganyan. At bukod pa diyan, ang laki ng problema namin dito na nagiging problema din particularly sa Manila Bay, yung mga dumadaang vessels, mga barko. Actually, yan dapat kasi pagdating mo from point of origin to the point ang destination mo, dapat magdi-discharge ka ng basura doon. The shipping company should pay. Eh, depende yan sa volume na makukuha. Ang ibang ginagawa, tinatapo na lang. Kaya depende sa hangin, it's either mapupunta yan sa province, sa coastal waters na nasa Batangas or sa other part ng Verde Island Passage. Sir, paano po yun? May ginagawa na po ba ang inyong tanggapan regarding sa ganito po na kaganapan? Actually, may coordination na kami with Philippine Coast Guard and then with the Philippine Maritime Group na kapag may makakita na ganyang incidents, i-report ka agad dun sa Coast Guard kasi pag tungkol sa marine pollution, Philippine Coast Guard kaagad ang nakakaano diyan, ang dapat tumaksyon diyan. Kaya yung meron tayong tinatawag dito, yun, sa pwede nating masabi na another ordinance na create ang mga coastal municipalities dito ng sarili-sarili nilang bantay-dagat group to an ordinance, marami sa kanya to ordinance, yun, nagmo-monitor din ng mga activities na nakikita sa ating bodies of water. At maraming salamat po, Sir Luis Awitan. Maya-maya naman po, mapapakinggan natin ang pulso ng mga lokal na Batanggenyo patungkol dito sa Verde Island Passage. Nakikinig pa rin kayo sa programang Naglalayong Tuklasi ng mga istoryang bumabalot sa sentro ng marine shorefish biodiversity ng buong mundo. Ito ang Dayo sa Puso ng Dagat. Beat the summer heat! Uminom ng maraming tubig nang hindi ka ma-heatstroke. Para laging in sa tag-init, tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman, stay hydrated para masulit ang galaan. Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunan ang Dayo sa Puso ng Dagat. Matapos naman po nating alamin ang iba't ibang opinyon, reaksyon at impormasyon mula sa ating mga eksperto, aba, panahon na para mapakinggan naman natin ang saloobi ng mga mamamayang Pilipino. Dahil powerful tayo, bumisita kami sa Mabini, Batangas upang magsagawa ng isang mini-survey lang naman para malaman kung gaano kakilala ng mga lokal na Batanggenyo ang usapin patungkol dito sa Verde Island Passage. So, tinanong namin ang ilang mga Batanggenyo tungkol sa viral photo ng plastic monster at ito nga, panoorin natin ang kanilang mga tugon. Kaka-disappoint. Gawa po ng siyempre, yan ay... Parang sobrang sakit din dahil tayo mga tao, tayo talagang sumisira nung mga kalikasan natin. Nung nahuli siya, nakakaawa. Isa ito sa nakakatulong sa ating karagatan. Nakakaawa po, disappointed. Nalungkot dahil sa halip na lalong dumami yung ating mga yaman agad eh. Mandali maubos sa kapabayaan ng mga tao. Ayun na nga, so napanood na natin yung mga reaksyon ng mga Batanggenyong ito, no? Nakakagulat din naman talaga na makita mo yung isang maliit na crab sa loob ng isang plastic container na yun. Nakakalungkot siya, pero totoong kailangan nating tanggapin na may mga ganito pala talagang nangyayari para at least kapag natanggap natin na totoo ito, magagawa natin ng action. At upang mas palawigin ang ating issue tungkol sa single-use plastic sa Verde Island Passage,
Makakapanayam natin maya-maya lamang si Ginoong Jose Elmer Bascos, ang head ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Batangas. Ayan po, abangan yan sa pagbabalik ng Dayo sa Puso ng Dayo. Sulitin ang summer getaway, pero huwag kalimutang maging responsableng turista, iwasang gumamit at mag-iwan ng single-use plastic sa mga resort na pupuntahan mo. Paalala, take the memories, leave only footprints. Nakikinig pa rin kayo sa programang naglalayong tuklasin ng mga istoryang bumabalot sa sentro ng marine shorefish biodiversity ng buong mundo. Ito ang Dayo sa Puso ng Dagat. At makakapanayam po natin ngayon na si Ginoong Jose Elmer Bascos, ang head ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Batangas. Sir, mapagpalang araw po sa inyo. Sir, pwede po bang ilarawan ninyong muli ang kahalagahan po ng Verde Island Passage para sa ekonomiya ng Batangas? Kasi dito nga nanggagaling halos lahat ng mga species, no? Dito ng mga marine life dito sa Coral Triangle. So, pag intact ito, ay masisecure natin yung abundance ng marine life at saka yung kanyang biodiversity at saka sustainability ng marine life. Pumari niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung mga marine protected areas? Ang marine protected area, ito yung dinidesignate, no, sa isang lugar para ito yung maging kanlungan ng mga marine life, no. So wala rito yung fishing. So dito talaga nagpapalaki, dumadami yung mga marine life natin. Kayo po ba, sir, sang-ayon po ba kayo sa pagdadagdag ng marine protected area sa VIP at bakit po? So dapat talaga may mga marine protected area, no? So meron nga dito sa Batangas, may marine protected area network tayo. Kung saan lahat ng mga bayan na may mga marine protected area ay meron silang isang network. Kasi ang isang marine protected area hindi naman siya pwedeng mag-stand alone, no? Dapat isa siyang network para talagang maging effective ito as a marine protected area. At ano nga po ba yung mga alituntunin na sinusunod para italaga ang isang lugar bilang isang MPA po? May mga steps ito. Unang-una, dapat ito ay aprubahan ng local government, no, o ng munisipyo, yung isang marine protected area. Then marami rin na pagpupulong na ginagawa rito para makabuo ng isang plano para sa marine protected area. Kasi dinidesignate mo siya, saka dinidelimit mo siya sa dagat. Linalagyan mo siya ng mga marker para hindi siya puntahan ng mga mangisda. Kasi nga ito'y nagsisilbing panlungan ng mga isda natin. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang epekto ng paggamit ng mga single-use plastics sa paligid at mismo sa Verde Island Passage? Nakita naman natin ang epekto niya, no? Ito ay pumunta sa dagat at ito ay nagiging pulbos ito, no? At ito yung mahalo na sa ating mga pagkain, sa ating ginagamit na asin, sa mga isda. Hindi ba nakita niyo naman yung sa TV, no, na nakakain na ito ng mga isda. May specific po ba na batas na bawal pong magtapon ng basura sa VIP? Actually, ang city ng Batangas, eh, no, marami rito ang no plastic na talaga. Ban na ang plastic dito, lalo-lalo na mga single-use plastic. Paano nyo naman po pinopromote sa inyong tanggapan ang sustainable tourism, pati yung responsible tourism? Yung effort talaga namin na to discourage yung single-use plastic, number one priority namin yun. Maraming salamat po, Ginoong Bascos, sa malaman na diskusyon tungkol sa epekto ng mga suliraning ito sa itinuturing nating sentro ng marine shorefish biodiversity sa buong mundo. At nawa po, marami kayong natutunan sa araw na ito. At sa ating unang episode, natutunan natin kung ano nga ba ang kahalagahan nitong Verde Island Passage. Ngayon naman, nalaman natin yung mga suliranin na kinakaharap ngayon dito. Sa ating huling episode, uisisain natin kung meron bang ginagawang solusyon sa mga suliraning ito. Sino-sino, ano-ano yung mga nangunguna, tapos saan ginaganap yung mga hakbangin ito. Dito lamang po yan sa programang Naglalayong Tuklasin, ang mga istoryang bumabalot sa sentro ng marine shorefish biodiversity ng buong mundo. Ito ang
Dayo sa puso ng dagat.